Ito yung actually na nakakagulat na part, no? So yung iniisip nyo na isang watt lang na diferensya, meron pa pala kayong dapat i-consider. Hello guys! Welcome sa Nax TV Tips and Tricks Edition. Nakakagulat tong episode natin ngayon kasi I'm sure kung isa kayo sa nakabili nito last year, malamang pundi na yung bulb niya or yung UV bulb niya by now. So, yung inaakala natin na madali, ano, akala ko madali lang palitan yung bulb nito, yung pala medyo mahirap maghanap. Pero, yan ang i-share ko sa inyo, no, kung paano ko successfully napalitan yung bulb nito. Pero bago yung lahat, syempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay Mark Ali Obrador, kay BR3NN, di ko ma-pronounce yung last name niya, Kia David, Jose Escover, Neil Aaron Tupas, Miko Solmerano, and Ricky Dizon. So start na tayo guys, no? Sabi ko nga sa inyo, kung isa kayo sa mga nakabili ng UV internal canister filter last year, malamang ang problema nyo ngayon is pundi na yung bulb. So, akala natin or akala ko last year, madali lang naman bumili ng bulb. Bibili lang ako, yung mura lang ang binili ko na canister filter gawa ng China. Yung tatak, yan, nakikita nyo sa screen, Janju or Jinju. So yung tatak naman ito hindi naman ganun kaimportante kasi marami ako nakikitang ganito na parehong-pareho naman ang itsura, iba rin yung tatak. So pumili lang ako, yung sa akin is 5 watts tapos 500 liters per hour. Yung pump niya, no? So ganun lang siya kalakas. Yung pinakamahina na yung binili ko kasi hindi na wala naman akong problema sa algae. Kaya lang naman ako bumili nito kasi payo ng isang fish keeper is maganda nga to pang control ng mga sakit-sakit or yung pag-spread ng disease sa inyong tank. So bumili rin ako nito. So ngayon kung napundihan nga kayo ng bulb, ang una nyong titingnan syempre is yung pin type. Huwag kayo basta-basta bibili ng ilaw nang hindi nyo man lang tinitingnan kung anong klaseng pin type yung inyong ilaw. So, para malaman, syempre, kailangan buksan nyo. So, bubuksan ko to. So, yung sa akin is naiikot. Ito na yung pinakalock niya eh. So, meron siyang parang plastic cap. Sabi muna natin yan. Diikot yun, no? Pero itong glass cover na to, dihatak lang to. Ito yung actually nag-protect sa bulb para hindi mabasa. Kung makikita nyo, meron siyang rubber na lining. So, quartz daw to. Ewan ko kung quartz nga. Mukha namang glass. And then, ito na yung pinaka-bulb. So, makikita nyo dyan. Ayan, pundi na yung akin. So, ito, dihatak lang din to, no? Wala ring lock to. So, ayan. Makikita nyo, yung sa akin is 4-pin. Gaya ng nakikita nyo dyan sa screen, iba't ibang type yung mga UVC bulb. Merong 2-pin, merong 4-pin, pero side by side, no? Hindi katulad nitong sa akin, 4-pins, pero nandito sa isang side lahat. So, ito yung mga dapat nyong tingnan. So, ito yung pinaka-importante. So, alam nyo na yung type. Next would be yung watts. Kung ilang watts, syempre. So, gaya nga ng sabi ko, katulad nitong sa akin, 5 watts. Kita ba? Anyway, fo-focus ko na lang later. So, 5 watts yung sa akin. Kung iisipin nyo, no, logically, kung bibili kayo ng watts, alam nyo na yung type ng pin, 4-pin. And then, alam nyo na rin yung wattage niya, which is yung sa akin nga, 5 watts. Siyempre, kung maghahanap ko sa online shop or kahit saang shop man, sa pet shop, kung bibili kayo ng bulb, siyempre yung kapareho nung sa inyo. So, kung titingnan nyo yung chart sa inyo na nakikita nyo sa screen, ang naging dilema ko is,
ang available nila is 6 watts, 8 watts, and so on. So, wala dyan yung 5 watts. So, ang naisip ko is, what if ang billing ko yung susunod, no? Yung 6 watts. Total, 1 watt lang naman ang diferensya. Ano ba naman yung, hindi naman siguro masisira to. Ito yung actually na nakakagulat na part, no? So, yung iniisip nyo na isang watt lang na diferensya, meron pa pala kayong dapat i-consider. So, balikan nyo ulit yung chart. Makikita nyo dyan yung isang column dyan is merong yung under ng 6 watt. Makikita nyo, 125. Actually, yan yung length niya in millimeter. So, since nasabi ko nga sa inyo, nakita nyo natanggal ko to ng walang lock. No? Ang pinaka-lock niya na is yung plastic cover. Pero yung glass na cover niya, walang lock yun. So, ibig sabihin, kung bibili kayo ng bulb, kailangan sukat na sukat. Sukat na sukat. Kasi kung bitin, pakita ko ulit sa inyo ha. So, isipin nyo guys, kung maigsi yung nabili nyong bulb, and then lalagay nyo tong plastic cover na to na wala rin namang lock. Hindi siya, kung bitin siya, and then i-install nyo to pa vertical, no? May chance na mahulog yung bulb dun sa pagkakasuksok dun sa socket niya. So kung bibili naman kayo ng mas mahaba, ang problema naman, hindi nakaangat tong glass cover. So hindi properly sealed, papasukin ng tubig, edi makukuryente yung arowana nyo or yung mga isda nyo sa aquarium. So, yun pala yung isa pang importanteng kailangan nyo i-consider. So, kung titingnan nyo yung chart, yung 6 watts nga nila dyan is 125 millimeter. So, alamin natin kung ano yung length nito. And I'm sure ako iniisip nyo yung 6 watts dyan is longer dun sa 5 watt bulb na kasama nitong canister filter ko. So, check natin. Meron naman akong measuring tape dito eh. So, ang length nito in millimeters is, ito yung nakakagulat. So, ang length nito is 150. So, 15 cm, no? 150. So, yun yung nakakapagtaka. Kasi, yung 6 watts nga doon, 125 millimeter lang. Which is, hindi ko naman masisisi kasi wala naman silang standard size, no? Excuse me. And yung, kung saan ko nakita yan, hindi naman niya ka-brand yung aking canister filter. So, wala naman kasing nagbebenta dyan na ka-brand nung canister filter ko. So, ang hinanap ko lang is kung ano lang yung available. So, kung makikita nyo nga dyan sa chart nyo, ang ka-length talaga nitong aking lumang bulb is yung 8 watts. So, yun yung dilemma ko. Pipiliin ko ba yung 6 watts na alam kong bitin? O pipiliin ko yung 8 watts na alam kong kasukat? So, might as well, piliin ko na yung kasukat kasi yun yung sure ako, hindi malalaglag, tama yung fit ng glass. Hindi ako magkakaproblema sa water, no? Yung pagka-waterproof nung canister, which is yun yung importante para hindi mabasa tong bulb. So yan nga yung in-order ko and dumating nga siya. So ito yun. As you can see, parehong-pareho, no? Itong dumating nga lang na order ko, walang nakalagay kung 8 watts siya. So again, possibly 5 watts to, no? Pero I doubt it 5 watts to. Mamaya ko na sasabihin sa inyo kung bakit. So, parehong-pareho yung length. Ayan, wala naman ako nakikitang diferensya dun sa length. Okay, and then parehong-pareho din naman yung width. So, install natin, check natin kung mailalagay natin. So, ayan, papasok ko lang siya. Wala nga siyang lock. And then, yung glass cover.
So again, ang importante yan, nakikita nyo, fit na fit yung bulb dun sa mismong glass, hindi siya malalaglag. And then ito yung pinaka-lock niya. Okay, so yun, fit naman siya, no? So try natin, saksak na, sasaksak ko. So there you go guys, umiilaw naman siya. And then one more thing, para malaman nyo or para sure kayo na UVC bulb nga yung nabili nyo, hindi lang ordinary LED na bulb, try nyo amuyin. So yung UVC light, usually kaamoy niya yung parang bagong ulan, yung hamog na sinasabi nila. Kasi ozone nga eh, no? Yung UVC, actually, kaamoy niya raw yung ozone. So yun, no? Pag naamoy niya na amoy hamog or amoy ulan, totoong bulb yung talagang UVC light yung nabili nyo. So gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, what if overrated lang yung bulb na, yung replacement bulb na binebenta nila? What if yung 8 watts talaga is 5 watts since kasukat nga siya or kasing haba nga siya nung lumakong bulb? Sa tingin ko, hindi naman kasi mas lumakas siya eh. Lumakas siya in a way na yung dati kasi, yung 5 watts na bulb ko dati, pag nakakabit to, meron tong parang light indicator, no? Reflector. Makikita mo yung ilaw sa loob kasi nga naka-cover yung bulb sa loob nito eh. So may reflector silang ginawa. Ang purpose nito is para malaman mo kung gumagana pa yung ilaw sa loob. Unfortunately, yung 5 watts, kahit patayin ko yung ilaw, hindi ko nakikita yung reflection niya dito. So, halos tuwing nililinis ko to, tinatanggal ko para lang makita ko kung umiilaw nga ba. Pero nung nabili ko nga tong 8 watts na bulb na to, as you can see dyan sa inyong screen, pag pinatay ko yung ilaw, kahit papano, nakikita ko na yung reflection, no? Nung ilaw dito sa indicator na to. Which is a good sign. Ibig sabihin, talagang lumakas yung ilaw. And pabor din sa akin yun. Lumakas na yung ilaw ko, nakikita ko pa sa labas na gumagana siya. So alam ko kung kailan siya mapupundi. So yun yung function nito eh, itong indicator na to. So pag hindi na umiilaw to, gagana pa naman kasi yung pump niya. At least alam mo na, hindi na umiilaw. Pundido na yung bulb ko. Kailangan ko na i-replace na naman. So, dahil nga natuwa ako, imagine 180 pesos ko lang nabili yung bulb instead na kung bumili na naman ako ng ganito and then tatagal lang ng 6 months. Since 180 plus ko lang nabili yung bulb, nag-order agad ako ng dalawa pa. Kasi medyo nagkakaubusan actually ng kahit ng UV canister filter na ganitong type. Medyo mahirap na maghanap. Pumunta ako sa mga pet shop na madalas kong pinupuntahan, no? Yung isa is dun sa Visayas Ave, yung kay Canoel. Wala silang stock nito, wala rin silang stock nung UV bulb na dati nakikita ko. Nandun lang nakatambak eh, yung twin two-pin pipe nila, wala silang available. And dun sa pet shop na malapit sa amin, wala silang available na kahit na anong UV canister filter. So, yun. So, kung meron kayo, check nyo maigi kung ano yung pin type, yung wattage, and then yung length. And then, para dun sa mga hindi pa nakakabili, kung bibili man kayo nito, hindi actually importante kung gaano ka mahal or kung kilala yung brand eh. Para sa akin, dahil nga sa na-experience ko, no, mas importante pala yung meron kayong pamalit na bulb. Kasi kung bibili kayo, let's say mahal, yung tag 2,000, kilalang brand, tapos after 6 months mapupundi, tapos wala naman pala kayong mahanap na kapalit na bulb, sayang lang.
mas okay na sa akin yung ganito, hindi kilala yung brand, gumagana naman siya eh. And then yung bulb niya 6 months, tapos yung replacement, ang kine-claim nila 1 year daw yung lifespan. So isipin nyo, 180 pesos lang yung bulb. De, sulit na sulit, di ba? Basta as long as gumagana. So, yun sana yung i-check nyo rin, no? I-consider nyo kung bibili kayo ng ganito. So, that's all for now, guys. Hopefully, meron akong naitulong sa inyo. Please make sure to subscribe, paki-like, and share na rin. Bye!